Buhay pa siya mga ka-vloggers. Gumagalaw pa siya. So, Philippine Cobra siguro to mga ka-vloggers. Medyo gumagalaw pa siya. Ka-vlogs, ayan. So, binalo lang natin mga ka-vloggers at medyo delikado. Paniguro. So, ayan mga ka-vloggers. Ganyan siya. So, ayan, medyo kumikilos pa yung kanyang mga buntot mga ka-vlogs. So, sa tingin ko, mga ano to, kulang sandi pa mga ka-vloggers. Ayan. Medyo gumagalaw pa yung kanyang buntot. Ito mga ka-vloggers. Mga ka-vloggers, ayan. Medyo gumagalaw pa yung kanyang buntot. So, ayan po mga ka-vloggers. Buhay pa siya. Kumikilos pa yung kanyang katawan mga ka-vloggers. So, may tendency pa siyang magagat. Kasi tayong panghila mga ka-vlogs. Aba rin siya mga ka-vloggers. Halos ang sandi pa rin siya mga ka-vlogs. Ayan, encounter natin dito sa pamamasyal sa lansangan. Ayan, medyo tinira na natin ang ulo niya, pero buhay pa siya mga ka-vloggers. Hindi na tayo June tikling nito mga ka-vloggers. Hindi na June abukal paghuli ng tikling. Napasabak na tayo sa paghuli ng ahas mga ka-vloggers. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, pindutin notification bell, paki-like and share na rin po sa aking mga videos, at kung maaari pakitapos po, at huwag niyo pong kalimutan mag-follow parate. Marami po akong darating mga videos sa community guidelines sa recommended sa aking channel. Hanggang sa muli po, marami po salamat. So, ito po siya mga ka-vlogs. So, dadalhin po natin siya sa ano, dun sa lugar na hindi na siya makakapanakit mga ka-vloggers. So, malaki-laki rin siya. So, kasi dito sa lugar namin marami na pong namamatay na nakakagat ng ahas mga ka-vloggers. So, dito po ay so, dito po natin medyo lagay natin dito mga ka-vlogs sa lugar na ano. Ayan. So, ayan po. So, ito po mga ka-vloggers, medyo gumagalaw-galaw pa siya. So, ayan mga ka-vloggers, medyo gumagalaw-galaw pa siya. Medyo kumikilos-kilos pa siya mga ka-vlogs. So, pero pipit na yung ulo niya mga ka-vlogs. Ayan, tingin ko mga ano siya mga ka-vlogs, kulang isang di pa rin siya mga ka-vloggers. Ayan po, buhay pa siya. So, tingnan natin kung anong saan natin ilalagay yung safe na hindi na siya makakapanakit. Kasi dito sa
kabayanan ng Zambales, mga ka-vloggers, ay marami nang namamatay sa nakakagat na ahas ng Philippine Cobra. So ito po ay isang klase ng Philippine Cobra, sobrang makamandag. Kaya naman kinakatakutan ng mga ahas dito sa bayan na to. So kahit ako, mga ka-vloggers, ay takot din po ako sa ahas, mga ka-vlogs, kasi mahirap na. Malayo ang ospital at kulang sa antivenom. Pero dahil kailangan, ayun po. Nakaraan, kamamatay lang ng isang kamag-anak namin, mga ka-vloggers. Nakagat din siya ng ahas sa bukid. Ha? Nagat ng ahas sa bukid. Nakarating lang siya sa bahay. So, nung dinala siya sa ospital, wala na. Kumalat na yung venom. Basta ang sa akin pagsasaliksik, mga ka-vloggers, ang pinaka-importante rito kapag nakagat ka ng ahas, kailangan mong talian yung sugat na pinagkagatan sa iyo. Kung maaari may pangil, pwede mo ring tanggalin. Then kung maaari, sugatin mo ng konti para lalabas yung dita niya, yung laso niya. At kung maaari, hindi ka kikilos ng kikilos, dahil madaling umakyat ang rabies kapag ka ikaw ay kamandag, kapag ka ikaw ay kilos ng kilos. So pwede mong lagyan ng asin. So meron akong nakausap na galing eksperto sa paggagamot ng ahas, ay pwede mo ring sugatin kahit na yung manok, tapos idikit mo dun sa sugat na may kagat ng ahas, nang pwedeng lumipat yung ibang kamandag sa kanya. At meron ding halamang gamot para sa ahas. Then talian, huwag masyadong kikilos. At kung may pagkakataon, ay itakbo na agad sa ospital, mga ka-vloggers. Pero kung ikaw ay nasa kabukiran nga, ay syempre wala kang solusyon kundi umalis doon. So the best ay talian mo ang iyong pinagkagatan, then magpatakbo ka na agad sa ospital. Kaya lang ang problema dito sa kaprobinsyahan, mga ka-vloggers, ay kulang sa gamot, sa venom. At hindi naman agad-agad kang babakunahan kung hindi pa nila nalalaman kung anong klaseng ahas ang kumagat sa'yo. Kasi may kanya-kanya po siyang venom na gamot. So, ganun po. Ingat lang po tayo lagi, mga ka-vloggers, at na ganun lang po. Hindi ko naman po sinasadyang kailangan patayin siya, pero dahil dala ng pangangailangan at kaysa makapanakit siya, ay napilitan tayo, mga ka-vloggers. So, ito po siya. Buhay pa siya, mga ka-vlogs. So buhay pa po siya. At malaki din siya, mga ka-vlogs. Malaki siya. Ayan. So malaki din siya, mga ka-vloggers. Isang klase po ng Philippine Cobra. Yung kung tinatawag dito sa Zambales ay makape. Isang napakapanganib na ahas dito sa Zambales. Ang Philippine Cobra, mga ka-vloggers. Ayan po. So kung nadali ka nito, siguro hindi ka aabuti ng 10 to 15 minutes, mga ka-vloggers. Mamatay ka na. Lalo na kung nasa parte ng katawan na hindi na matatalian. So wala kang solusyon kundi sugatin at inita ng apoy para mamatay ang dita. Yun ang pinakadabis na solusyon, mga ka-vloggers, kung wala talaga at kailangan sa laban ka. Sugatin yung pinagsugatan sa iyo, talian at salaban ka para mamatay yung dita, yung kamandag. Yun po ang pinakadabis na solusyon sa mga nakakagat ng ahas, mga ka-vloggers. Yung kung papaano mo ililigtas agad-agad ng iyong sarili, kailangan meron kang kaalaman. Talian, sugatin mo yung pinagsugatan sa iyo. Kung may asin, tagyan mo ng asin. At pinakadabis, sunugin mo o painitan mo sa apoy yung iyong pinagkagatan, o dita, o talian, at itakbok sa ospital. Huwag kang kilos ng kilos, kasi agad, kung maaari kang tumawag, tumawag ka na agad sa mga sasaklolo sa iyo, kasi kung kikilos ka, aakyat agad ang kamandag sa iyong katawan at mamamatay ka. So ganun lang, mag-ingat po lagi, mga ka-vloggers. Kung pumupunta sa bukid, magsuot ng bota, magpantalon, mag-jacket, mag-ingat, kasi hindi natin alam, akala nasagi lang tayo ng kahoy, yung pala nakagat na tayo ng ahas. So ganun lang po, mga ka-vloggers. Parati po tayong mag-ingat.
Hindi ko po sinasadyang patayin siya, pero dala ng pangangailangan, mga ka-vloggers. So hanggang sa muli po sa Jun Abukal YouTube channel lang po, at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell, paki-like and share na rin po. Hey, mga ka-vloggers, sa Jun Abukal YouTube channel to. Basta masasabi ko lang sa inyo, kapag nakagat kayo ng aas, ay kung maaari sugatin nyo, talian. Yan ang pinakadabis na solusyon. Talian, sugatin, at lagyan ng asin, at hindi kayo kilos ng kilos. So yun po, mga ka-vlogs, dahil nang lalo na kung kahit na po patay na siya, mga ka-vlogs, kahit na po patay na siya, kasi yung ipin niyang yan ay may kamandag pa rin po yan, mga ka-vlogs. So pag nalapat pa rin dyan, tasugatan kayo niyan, lalo na kung may sugat kayo, ay maaari pa rin kayong makamadali ng kamandag niya, mga ka-vloggers. So yun po, mapanganib po talaga yung aas, hindi naman po kailangan nating patayin, pero dahil kadala ng pangangailangan, so nakainkwentro po natin siya sa daan, sa pamamasyal ng ating vloggers. So ang pinaka the best pong solusyon dyan, mga ka-vlogs, lalong lalo na kapag nakagat kayo ng ahas, talian nyo. Then kung may pagkakataong sugatin nyo yung inyong pinagkagatan, sugatin nyo, tanggalin nyo yung pangil, at huwag kayo kilos ng kilos, lagyan nyo ng asin, at kung maaari tumitakbo na agad sa pinakamalapit na ospital. Pero kung kayo nasa lansangan at malayo kayo sa pagtatakbuhan, talian nyo talaga. Kung makakatawag kayo ng saklolo, magpasaklolo na kahit magpatakbo. Talian, sugatin, o sunugin ng apoy yung pinagkagatan para mamatay yung kamandag. O kung meron mang hayop na pwedeng ilapat dun sa, halimbawa may manok, pwede nyong sugatin yung manok, tapos yung pinagkagatan niya sa inyo, sugatin nyo rin at idikit nyo dun sa pinagkagatan para nang kapapano malipat yung kamandag sa hayop, mabawasan. Pero kung in case na hindi kayang talian, ang pinakadabis na solusyon, mga ka-vloggers, ay sugatan, linisan yung pinagkagatan at darangan ng apoy ng mamatay yung kamandag. Yun ang pinakadabis po, kasi kung nasa parte ng katawan natin na hindi tayo matatalian, ayun ang pinakadabis na solusyon, mga ka-vloggers. Kasi kung gumalaw ka ng gumalaw, mabilis tumakbo yung kamandag sa katawan mo at madali kang malason. Akit agad sa utak mo at sa puso mo. So saan maaaring ikamatay agad ng nakagat. Dito po sa amin, marami nang nakagat, mga ka-vloggers. Marami nang namatay dito sa mga kalugar namin. Kamamatay lang nung nakaraan ang kamag-anak namin, nakagat ng ahas. Hindi niya napansin na kinagat siya. Akala niya nasagi lang siya sa kahoy, pero yung pala nakagat na siya ng ahas. So nang makarating siya sa bahay, namatay na siya agad, mga ka-vloggers. So ganun lang po, parating lang po tayong magingat, at hanggang sa muli sa Jun Abukal YouTube channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe, pindutin ang notification bell, at paki-like and share na rin po. Hanggang sa muli po, mga ka-vloggers, follow lang po kayo sa mga darating ko pang YouTube videos. Marami po salamat, at community guidelines ay recommended sa aking mga videos.